Yo, what's up mga ka-rider? Welcome back again sa akin channel. For today's video mga ka-rider is para lang ito sa mga beginner natin sa may Foodpanda, no? Kasi ayun nga, ang tatalakayan natin ngayon is actual tutorial natin sa may Foodpanda ngayon. So yun, ituturo natin yung step by step hanggang sa pag-book ng season, then sa pagkuha ng booking, pag-pick up, then yung drop-off natin, no? Para lang ito sa mga for new hire or new Foodpanda rider natin, no? So yun, simulan na natin. Let's go! So yan mga ka-rider, ang first step na gagawin natin ay syempre magbubook tayo ng schedule or magbubook tayo ng season natin. Paano nga ba magbook ng season mga ka-rider? So ito sa unang pasok nyo ng Foodpanda apps natin. So ito nang bubungad sa atin, no? Yan yung may mapa, then yung upcoming season or mga season na available dito sa Foodpanda apps natin ngayong araw. Then dito is may kita nyo na nakalagay is see available seasons. So i-click lang natin yan para makakuha tayo ng schedule natin. Then dito nakalagay is August 2023. Tama, August 2023. So dito makikita natin mga ka-rider yung mga available season natin, no? So kung saan gusto nyo yung lugar mga ka-rider na ibubook nyo or kung saan gusto nyo mag-deliver, no? For example is BGC. So hanapin lang natin yung BGC dito. Meron dito, may nakita tayo dito ng BGC tapos nakalagay is now to 12:30. Ang oras natin kasi ngayon mga ka-rider pala is 12:14 na. Eh kung kukunin natin itong 12:30, hindi ko alam kung makapagbiyahe tayo. So ang sample na kukunin natin is BGC. Kung gusto natin itong kunin mga ka-rider, ibubook season lang natin siya. So may nakalagay dito sa gilid mga ka-rider na book session kung gusto natin siyang kunin, no? So may nakalagay naman na oras kung hanggang oras ka lang naka-schedule dito, which is simula ngayon hanggang 12:30. So sample natin kunin itong BGC, no? So first step natin is click lang natin yung book session dito sa may kanan. So yun, tick lang natin. Then yan, mga nakalagay dito mga ka-rider is instruction or pagbabasahin nyo na lang yan. Date, time, area, kung saan kayo, BGC yan. Basta-basahin nyo na lang. Then yes, book this session nyo na lang. Yan, tick nyo lang yan. Session cannot be short or bawal pala ito. Huwag na ito. Back to session na lang tayo. Tayo hanap tayo iba kasi 15 minutes na lang, bawal na pala yan. Hanap na lang tayo another BGC yung medyo ano na. Ito, 2 hours and 2 minutes. Pares lang naman kanina. Paano natin siya kunin mga ka-rider? Tick lang natin yung book session sa right side. Yan. Then yes. Yes, book. Yes, book decision niya lang. Yon. Session has been successfully booked. Ayan na. Kung gusto nyo magdagdag pa ng schedule nyo mga ka-rider, diba sample is hanggang 2:15 lang ako. Then pwede ko pa siyang dagdagan. For example, ito, 14:30 which is 2:30. So, pwede natin itong kunin hanggang 19:30 which is 7:30 siya. Hanggang 7:30 PM lang siya. So, yun. Ayun, nakalagay dito, take as prep. Ibig sabihin, may kumuha ng session na to. Then, itinake as off niya kasi baka hindi siya tutuloy, hindi siya tumuloy sa ano niya, ganun. Hindi siya tumuloy sa schedule niya dahil magkaroon siya ng lakad, ganyan, mga ganyan. So, pwede natin siya itake as swap. Yan, take a swap natin. Tama, August 20, 2:30 to 7:30, 5 hours. Yes, book this swap. You cannot swap session, that will start soon. Will start soon daw, mag-start na daw mamaya. May 2 PM. Pwede naman eh, available naman ako eh, bakit kaya bawal? So maganda pa tayo ng iba mga ka-rider na available. Meron dito book session na available na siya. So yun, pwede natin i-book to kung sakaling mabibitin kayo sa may first session nyo or first schedule nyo. Pwede pa kayong kumuha ng isa hanggang kailan nyo gusto. Kung nabibitin pa kayo sa pangalawa, pwede kayo magpangatlo. Yun. So book session na natin siya. 20, 2:45, 9:05 hours. Yun. Let's go. So, kung paano tayo mag-start mga ka-rider, back lang natin siya, then pipunta tayo sa my home. Then, nakalagay dito sa home is start session. So, pwede tayo mag-start 30 minutes within your, before your schedule, pwede na tayo mag-start ng 30 minutes. Sample is 9 AM schedule nyo, pwede na kayo mag-start ng 8:30 AM. So, yun lang yun, 30 minutes before your session, pwede na kayo mag-start. So, start session na tayo mga ka-rider. Alright,
So may mga instruction dito na i-agree nyo lang, i-agree policy, yung ganyan, privacy and policy, start camera, tingnan kayo ng photo, ng camera, no? Parang ano nila, security nila na account mo or ikaw yung gumagamit sa account mo. Parang ewan ko kung para saan to purpose nila dito. Basta for security na lang din siguro nila to. So, sunod lang tayo sa gusto nila, no? So ayan, after ng camera mga ka-rider or yung take a photo is i-click nyo lang tong motorcycle kung anong gamit yung bike, mapabike man, kotse, motorcycle, ganyan. May kotse ba? Bike or motorcycle. So standard box, may standard box naman tayo. Then agree. I-agree nyo lang yung mga policy nila. So start na natin, no? Yun. Okay. So pag na-start na natin mga ka-rider, mag-aantay na lang tayo ng papasok sa ating booking. So yun, basta tandaan nyo lang na after nyo i-start is yun na, pwede na kayong pasukan ng booking ni Foodpanda. So antay-antay na lang kayo kapag may mga booking na na-available, no? So eto pa lang mga dots na to is dito yung may mga ano, parang malalakasang vendor or maraming vendors na maraming available booking. Kaya kung wala kayong makuhang booking sa pwesto nyo, pwede kayong pumunta dito sa mga may dot na to or may mga kulay na red. So balitan ko kayo mga ka-rider kapag may available booking na pumasok sa atin. So yun, let's go. A few moments later. So ayun mga ka-rider, may available booking na pumasok na sa atin. So kung may kita nyo kapag may booking na tayo is ganito na itsura nya. May lalabas na accept kung accept mo ba yung location or yung kapag pick upan mo or yung booking na pumasok sa'yo. Then kung natipuhan mo naman, i-accept lang natin siya, no? Yan. So dito mga ka-rider, after mo kunin yung booking is dito na yung, so etong image na yung magpapakita sa atin, yung may kita mo dito yung Chowking or yung vendor na papag-pick upan mo, Chowking Free Gold FTI Chowking. Kung gusto niyo pumunta sa mapa mga ka-rider is i-click nyo lang to, yung arrow na to. Yan. Alright. Then mapupunta ka na sa may mapa. Or kung hindi nyo kabisado yung vendor na papag-pick upan nyo, pwede nyo i-click yun para mapunta kayo sa map. Alright, then punta na tayo sa may vendor natin. Sige na, punta na tayo, let's go. Kung alam nyo na yung vendor na papag-pick upan nyo, pwede nyo na siyang i-arrive at vendor. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan yun, pero makikita nyo na yun sa apps ni Foodpanda. Few inches later. Alright, nandito na tayo. So ayun mga ka-rider, so kung nandito na kayo sa may vendor nyo, which is dito nga sa may Chowking Pure Gold FTI, so nandito na tayo sa Chowking. Kapag nasa vendor na kayo mga ka-rider is i-arrive at the vendor nyo na lang. Take note nga pala mga ka-rider, kung na-arrive at the vendor nyo na siya, yan, hindi nyo na siya makikita yung mapa, no? Para lang to sa mga na-accidentally na arrive at the vendor lang. Kasi hindi na makikita yung mapa, which is yung pinindot nga natin kanina para mapunta tayo sa map, no? Kasi may mga ganong case, hindi mo pa alam kung saan yung vendor ka pupunta, tapos na-arrive at the vendor mo na, tapos hindi mo na makikita yung mapa dito. So, meron pa tayong second option na pupunta tayo dito sa may 3 dots, tapos yan, lalabas yung Chowking Pure Gold FTI. Pindutin lang natin tong mapa na to. Yan, then map. Just once ko lang muna. Ayan. Ayan. So, ida-direction mo lang siya. Tapos, ayun na. Papasok ko na ulit sa my mapa na yan. So, ayan. Nadali kasi ako na ito nung una, hindi pa ako marunong. Para lang naman sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi ako, na-arrive at the vendor ko na. Hindi ko na mahanap kung saan ako pupunta. Kung saan Chowking ako, kung saan Chowking ako pupunta, ganyan. Diba? So, ayan. May nakalagay dito kung ilang minuto pa bago mo makuha yung ano, yung order mo. 1 minute overdue, 1 minute. Kapag nag 1 minute na yan, may magpa-pop-up sa inyo na parang ano na, lagpas na sa overdue, parang ganon. So, pwede naman daw ano, baliwalain lang yun kasi ayun nga, nakadepende naman sa may vendor natin kung gaano katagal tayo magkakapag-pick up dito ng foods. Mayroon kasi umaabot ng 30 minutes, 45 to 1 or ganun. Depende sa vendor kung mabilisan talaga sila mag-deliver. So kung ready naman na yung foods mo, may magpa-pop up naman na dito na ready to pick up. So yun, pwede ka na pumunta sa may vendor o sa loob. Pero may mga case din naman na ano, hindi pa na ready to pick up dito pero pagdating mo sa loob is available na yung ano, yung item or yung foods na i-deliver natin.
ayun o, ayun na mga karider, kapag sa umabot na sa ano time or sa nakalagay dito na 1 minute is magpa-pack up to, pick up overdue, please check Roadrunner. So lalagyan nyo pa siya ng time kung ilang remaining time pa, kahit 10 plus minutes nyo lang, ganun, kahit ano naman to eh. Depende naman sa vendor kasi. Nagpa-pop up yan lagi after 10 minutes, magpa-pop up ulit yun kung wala pa rin yung foods. Marami ba? Ayun, ito pa pala. Dito natin makikita kung ano yung order na nakuha natin. Makikita nyo naman dito is on-demand rider order food. Ah, on-demand rider? Ano yun? On-demand rider order food? Anong food to? Basta dito yung ano, parang resibo, imamatch siya sa receipt na makukuha mo sa may vendor. Then dito din pala makikita nyo mga ka-rider kung anong order number nyo. 1325. Yan. Pero yung karamihan dyan ng mga vendor is kinukuha lang nila yung 3 digits sa dulo or 2 digits. Diba? Check ko lang to kung available na. Meanwhile, so eto na mga ka-rider, no? Nakuha na natin. Ma-explain lang ako sa inyo kasi etong booking na to is nakapandago pala to. Yun yung ano, pag nakalagay sa resibo mo is rider on demand, ganun, parang or on demand rider. Yung vendor ata yung nag-book na ito, sila yung nagbigay ng address or naglagay ng address sa booking. So hindi natin sigurado kung tama yung address na nilagay nila. So yun, kapag na-pick up na natin siya mga ka-rider, i-click lang natin yung pick up. Yan, then take a photo nga pala. Pero pag hindi to pandago mga ka-rider, alam ko walang take a photo to eh. Hindi ko lang sure, pero alam ko walang take a photo pag hindi siya pandago, pag normal booking lang. Alright, then confirm pick up. So yan, rekta na tayo sa may drop off natin. Medyo malayo-layo ah, 2.4 kilometer lang na. After natin ma-pick up, syempre deliver na. Pero try natin ulitin ulit mamaya kasi pantago yung nakakuha natin booking kung kailan tayo nag-tutorial, no? Kamalas naman. Alright, dito na tayo. Dito mahirap eh. Wrong pinto madalas daw eh. Hello po. Ma'am, Food Panda po? Oo, mayroon pa. Ma'am, dito po ba kasi? Ayun, sige po. Kita ko na siya. Alright. So, dito na tayo mga ka-rider. Makikita nyo dito kung naka-collect cash kayo o hindi. Ayun, collect cash. Tapos, 320.86 pesos. Then, arrive to customer na. Arrive at the customer. Then, makikita nyo dito. Drop off. 320.86, ma'am. Sige pa. Picturean ko lang, ma'am. Add photo nyo lang mga ka-rider. Then kahit ito lang, kahit ito lang. Ano po? Dimsum. Ano pa, ano pa? Dinote ko doon na magana ng dimsum. Dami talaga naman. Ayaw magbigay. 320, ma'am. Thank you po. Alright. So yun lang mga ka-rider, after nyo makita yung customer or yung papag-drop upan nyo, arrive at the vendor, arrive at the customer nyo na lang. Then may magpa-pop up na drop up, tick nyo lang yan. Then hihingan kayo ng proof of delivery, which is yung picture nyo, pipicturean nyo nga yung customer, no? Kung collect customer or collect cash, ibig sabihin sisingilin nyo yung customer ng payment or yung babayaran nila. Then kung paid online naman, wag nyo nang sisingilin, no? Hindi nyo na kailangan singilin, bibigyan nyo na lang yung food. Wala kayong babayaran pera sa vendor, then wala rin kayong kokolektahing pera sa ano, customer. So wala lang, nag-deliver lang kayo. Yan. After that is confirm drop off nyo lang. Then yan, tapos na. Then try ulit tayo ng pangalawa mga ka-rider. Ulitin ulit natin. Try naman natin yung ano, yung hindi naman siya pandago. Kasi yan, mahirap kasi pag pandago daw mga kasabihan ng karamihan dito sa may Food Panda. Hindi siya exact location kasi yung nagbubook is si vendor, which is kung ano lang binigay sa kanilang address, yun lang yung ilalagay nila sa booking. Hindi nila alam kung saan yung exact location nila, exact bahay. Kung ano lang lumabas sa may booking, sa may search nilang address, yun lang yung ilalagay nila. So, iba sa ginagawa ng customer na sila, kapag sila yung nagbubook, pwede nilang i-adjust yung pin location nila sa exact bahay nila, diba? Kung naiintindihan nyo, yun. Then yun, balitan ko ulit kayo mga ka-rider kapag may next booking na ulit tayo. Sa ngayon, nandito tayo sa may, ayun o, walang dot.
or walang parang ayun mga red na yan, diyan yung malalakas yung booking, mararaming vendor. So yun, tingin ko kailangan muna natin bumalik. So yun, yun yung ano, hindi ko dito gusto kay Foodpanda, yung babalik pa tayo sa maraming vendor. Kailangan pa natin bumalik sa mga fast food restaurant, maraming ano, vendor, para makakuha ulit ng booking, 'di ba? Kasi dito madalang lang, or sortihan lang makakuha ng booking dito. So kailangan natin talaga bumalik. So yan, balitaan ko ulit kayo mga ka-rider. Let's go. A few moments later. So ayan mga ka-rider, dito makikita nyo na ready to pick up na. Delivery is ready to be pick up. So pupunta na tayo ng vendor then. Ayan. 2-5. Ayan, last 2 digits sa dula. Ayan. Then pag pick up natin. Ano to? Strawberry cheesecake. Ano to? Sige natin ah. 9825. Teriyaki. Combo iced tea classic. Strawberry cheesecake. Ano to? Ba't dalawang soft drinks? Miss? Kahit double check po. Tama po ba yung cheesecake? Andito na? Alin po? Ito pong strawberry cheesecake, Ben. Ito. Teriyaki ba ko? Teriyaki sir. Ang price na. Ayun yung price? Yan yung isang drinks na lang. Ito, ano to? Frosty po. Ah, sige. Sige. Thank you. So, ito mga ka-rider. Na-pick up na natin. Then, napa-confirm na natin yung item or yung foods. Then, kung okay na lahat, is pick up na natin siya. Ayun, confirm pick up. Ayun, kapag normal booking is hindi na kinukuha na ng picture yung pag-pick up natin ng foods. So, direkta na sa customer. Customer note, basahin din natin minsan yung customer note, no? Kasi ako, madalas hindi ko binabasa. 3-story pink house, corner Nara Street. 3-story. So, deliver na to. So, punta na tayo sa mapa. Click lang ulit natin yung arrow dito sa my right side. Yun. Alright, ipit ko lang siya dito. Ayun o. Paipit lang siya dyan o. Then safety na yan dyan. Yan. Tapos eto. Price mo. O, diba? Safety. Nilagyan ko lang siya ng unan. Dapat yan kahoy kasi wala akong kahoy. Pero yung unan, sakta naman yung unan sa box. Heated naman siya. Kaya na makapag ano, makapag-comfort ng drinks. So yun. Na-pick up na natin. Then, diretso na tayo sa may drop-off natin. Let's go. Few inches later. Hello po. Ayan mga ka-rider, bago nyo makita kung paid online or paid ano, cash collect, kailangan nyo muna tong i-arrive to customer. Arrive at the customer pala. Ayan. Then, ayan, nakalagay paid online. Paid online. Ayan. Then, drop off natin. Wait lang, mapicturan ko lang po. Kahit yung ano lang, ito lang. Alright. Kasya po ba? Ma'am, thank you po ah. Thank you. Yun. Hirap kasi pagpapag-antayin pa natin si ma'am. Kaya kailangan natin bilisan yung pagkukuha ng picture. So, yun. Kapag alam nyo na dito yung ano ulit natin. So ayan, basta kapag alam niyo na nandito yung drop off niyo, arrive at the vendor niya na agad. Ay arrive at the customer niya na agad din. Diyan niyo para makita kung paid online na or cash collect or kung cash collect. Kung nalaman niyo na cash collect, singilin niyo kapag paid online, okay lang kahit hindi lang singilin kagaya ng ginawa natin. Paid online na, hindi na natin siya siningil. So doon, afternoon, drop off niyo lang, then afternoon lalabas yung ad photo para sa proof of delivery yon. Para sa proof of delivery natin, kailangan natin mag-add ng photo. Then afternoon, confirm drop off na. Then yan. Aray, pinasokan agad tayo ng order. Binis, ang layo. Ang layo ko dito. Oh. Pinasokan ako ng ano, Binis Canal. Hindi ko muna siya accept. Ayun, dito makikita natin mga ka-rider na ano, available for season extension kung gusto niyo mag-extend ng ano niyo ng season niyo or auto accept order 'yan.
Kung gusto nyo auto-accept na, kung pagkada pasok sa inyo ng booking, accept agad. I-tick nyo lang yan kung auto-accept sa'yo kayo or extend ng duty, ganun. So yan, mag-shoutout muna pala tayo mga ka-rider. So yan, shoutout kay Misto, Ride Safe Pops. Then Joeps, Joeps Motomix, shoutout Pops. Then kay Ibanez, 9876, shoutout Pops. Ngayon lang kita na shoutout, matagal na talam ko. Then kay Albert Biahero, shoutout Pops, Ride Safe again. Then kay Charles Lincel de la Cruz, shoutout Pops. Then kay Cholo TV, shoutout. Then kay Bads Gulam. Then kay Mrs. Hazel G, soon to be Mrs. Dumanhog. Shoutout sa inyo lahat mga ka-rider. Then yan. So yun, sana may mga natutunan kayo mga ka-rider. Sa mga hindi pa nakaintindi or sa mga hindi ko na-discuss ngayong araw na to, may mga na-skip ako or nalampasan na proseso natin or step by step natin dito sa may Food Panda. Then comment down below lang para share-share tayo ng mga ideas natin, no? So yun, sana may mga natutunan kayo mga ka-rider. Dito na natin tatapusin muna yung vlog natin for today. Sana may mga natutunan kayo. Sana nag-enjoy din kayo sa may vlog natin ngayon. Then salamat sa mga sumusuporta pa rin, no? Lalo na nalipat tayo sa may Food Panda. Pero pabihay pa rin naman tayo sa may Lalamove dahil dyan magandang kitaan talaga dyan sa may Lalamove na yun. Yun. Hanggang dito ko na lang tatapusin ng vlog natin for today. Then maraming salamat sa mga nag-ubos ng kanilang mga oras para matapos ang vlog natin for today. And muli, nagpapaalam si Rider MTV. Ride safe and peace out.